napapadayan ko ngayon tapos na ang Ramadan, back to normal na yung buhay. Gigising ng maaga, magpahinga ng maaga. Siguro ang pinagkaibahan lang ng ano ng Ramadan dito guys, dito sa amo ko is pag Ramadan ka, kumbaga kulang masyado yung pagod mo pag umaga, medyo okay lang yung trabaho, gabi ka na napapagod. Kumbaga ang paggabi doon talaga yung pagod yung katawan mo. Magkaiba yung paggabi, ginawang umaga, tapos yung umaga, ginawang gabi. Ganun ang nangyayari pag Ramadan. Pero kumaga ano, mahirap din siya pero may time ka talaga sa pahinga. O, di ba? Ganyan yung na-experience ng iba naming mga kababayan dito sa Middle East na OFW na kadama na katulad ko. Pero sa akin naman pareho lang yung pagod ko pagdating sa ano lang sa Ramadan man or hindi. Kasi ako rin yung tagaluto at the same time ako din yung tagalinis. Ang pinagkaibahan lang ng Ramadan sa akin is pag tuwing lutuan may tutulong talaga sa akin kasi dito sila kakain. Tapos tutulungan nila ako. Pag hindi naman Ramadan, every Friday sila tumutulong sa akin kasi dito ang kainan every Friday. Kaya yun yung pinagkaibahan siguro sa akin pag Ramadan or hindi. Pero yung pagod ko pareho lang. O pareho lang talaga yung pagod nyo ng Ramadan at saka hindi Ramadan. Kaya ngayon, balik to normal. Dati magluluto ako ng alas 2 or alas 3 ng hapon kasi gabi ang kainan. Ngayon magluluto ako ng mga 9. Simula ako ng 9 kasi kailangan alauna start na ang kainan ng mga amo ko. Kailangan nakarindi na ako mga 12:30. Kasi mga yung start na ako ng trabaho ng luto guys, tingnan nyo yung kusina ko gano'y kakalayat ha mga papadayan ko, ito yung isda, maisda kasi ang ulam namin ngayon, ayan nililinis ko pa siya guys, hindi pa ako tapos maglinis no, syempre doon sa other side, ay nandyan yung hugasanan, mamaya na yung hugasanan kasi magluluto muna ako, nakaprepare naman yung sasaingin ko, ayan gibabad ko muna kasi ganito ang uso dito sa Middle East guys, na nakababad yung kanin, o diba, dito naman yung gulay. Oh, itong gulay, itong upo, para ito sa taga-Maniho namin mananahi. At saka yung okra, para naman sa amo ko. Kasi marag na isda yung lulutuin. Nandoon na yung mga lamas, guys. Oh. Oh, diba? Ngayon, bago ako maglinis dito, maghugas, magluto muna ako. Para isahan na lang yung trabaho ko mamaya, guys. Oh, diba? Linisan ko muna yung isda. Ito guys, maglinis muna ako ng isda. No? Linisan ko muna yung makati ang ilong ko. Linisan ko muna yung isda. Isda kasi yung ulam ngayon guys. No? Isda yung ulam ngayon. Makati yung ilong ko baba na. Isda yung ulam ngayon guys. Kailangan ko siyang linisan. Kailangan linisan ang isda. Ganito talaga yung buhay OFW guys, no? Paminsan nakikita ng ibang tao sa social media na ang ano ba, ang saya-saya, ang sarap ng buhay, di ba? Akala ng iba, sarap ng buhay ng mga OFW kasi nakikita nila ang selfie, ang ganda-ganda. Tapos, di ba? Hindi nila alam sa kabila ng pagsi-selfie. Doon mo makikita talaga yung hirap. Yung smile na nakikita, yung tawa, yung saya na nakikita nila sa mga OFW. Hindi nila na alam na ganun din kahirap pag nasa likod sila ng camera, di ba? Alam niyo mga kapatid, hindi lahat ng nandito sa Middle East o kahit sa sulok na ng bansa ay nagtatagumpay. Ito ko lang. Kasalamat na lang tayo kung yung buhay natin dito sa abroad tulad namin dito sa Middle East is kumbaga, para talaga sa amin. Pag nag-abroad ka, para ka na rin nanganak yung isang paa mo na sa Hawkeye.
yung isang paa mo na sa itaas, diba? Ibig sabihin, 50-50 na yun. Kung umalis kang buhay, uuwi ka rin bang buhay, diba? 50-50. Kasi hindi natin hawak yung buhay natin. Paminsan, ano lang, tawag dito. Yung uli sa lahat ng bagay is yung lahat ng gusto natin sa buhay ay sumusunod o naaayon sa kagustuhan natin, yung takbo ng buhay na meron tayo or yung destiny natin. Diba? Pero ako, alhamdulillah, kahit anong hirap ng hamon dito sa abroad, guys, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi bakit? Kahit anong hirap mo dito, kung meron kang supportive na family, isa na yan ang magpapasaya sa'yo. Yung may pamilya kang nakasupport, kahit na hindi sila nagtatanong or hindi sila nagsasabi or nakukontento sila kung ano yung naibibigay mo sa kanila. Oh, ang sarap sa feelings na may pamilya kang nakasupport sa'yo, nandiyan sa'yo para mag-cheers, nandiyan sa'yo para hindi ka asahan, nandiyan sa'yo para sabihin na kaya mo yan. Oh, kung pagod ka na, pwede ka namang magpahinga. Yung tipo na hindi nila kinu-question kung magkano or ano lang yung kaya mo para sa pamilya, di ba? Ang sarap sa feelings ng pamilya na may ganyan sa kanila. Ayan, kadalala ako, tapos ko na maghugas ng isda. Ngayon doon naman tayo sa gulay, ha? Ito, magkwentuhan lang tayo, guys, no, habang ako ay may ginagawa. Inano ko pa itong gulay. Kasi itong okra, guys, itong okra, mahilig maggulay yung amo ko ng okra. Gustong-gusto niya ito, guys. Oo, mahilig siyang kumain ito. Paminsan yung mga amo dito, no? Yung pag magustuhan nila yung luto mo. Kasi ako, guys, paminsan nagaluto ako dito ng lutong Pinoy. Alam mo, pag nalasahan ng amo ko yun, paminsan sasabihin niya magluto ka ng ganyan din. Akala ko itong okra, hindi sila ito mahilig. Ang tawag din nila nito is okra. Ang Arabic nito is bamia, o diba? Ganito lang yung buhay ng OFW dito, guys, no? Paminsan, masarap na mahirap, pero okay lang, lumalaban, o diba? Lumalaban sa hamon ng buhay. Kaya kayo, yung makapanood ng video ko na ito, kung sa tingin nyo may pamilya kayo na nandito sa ibang bansa, kumustahin nyo. Iparamdam nyo sa kanila na importante sila. I-appreciate nyo yung mga bagay-bagay na nagagawa nila sa inyo. Yung maliit man or malaki, appreciate nyo. Kumustahin nyo sila. Iparamdam. Kasi hindi mo lang man masabi na mahal mo yung pamilya mo, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo, or sino mang nandito sa abroad para sabihan mo ng I love you. Yung iparamdam mo lang sa kanila na concern ka sa kanila, masaya na sila yun. Ako kasi ganyan yung nararamdaman ko sa mga anak ko. Lalo pa yung bunso ko. Ang sarap sa feelings na yung mga anak mo na uunawaan lahat ng ginagawa mo. Yun yung pinakamasarap sa pakiramdam. Yung kumustahin ka, kumusta ka na dyan, kailan ka uwi, o diba? Nakaka-excite. Alam mo, isa sa nagpapatagumpay sa aming mga OFW, yung mayroon kang pamilyang nakasupport sa'yo. Pamilya na kahit anong mangyari, na-appreciate nila, sumusuport sa'yo, o sa maliit man or malaking bagay na nagagawa mo. Yun naman yung pinaka-importante bilang OFW, diba? Yung ma-appreciate lahat ng bagay. Ayan.
Ang dami ko ng daga. Mamaya baka makaiyak na ako niyan. Namiss ko tuloy yung mga anak ko ngayon. Ito lang yung maano ko, di ba? Paminsan, saka mo ma-realize na mahirap ang isang bagay pag nangyari na sa'yo. Saka mo ma-realize na importante ang isang bagay sa'yo pag yun ang nawalan. Kaya huwag nyo asahan na ganun yung ma-experience ko. Huwag nyo anuhin na magsisisi kayo sa huli. Di ba? Kailangan bawat galaw natin pag-isipan ng mabuti para hindi magsisisi sa huli. Laban lang sa mga kapwa kong IFW, laban lang para sa pamilya, para sa mga anak, para sa atin na rin, o, diba? Paano, ganun na lang, guys. Maraming salamat, no? Kasi magluluto na ako. Kasi magagalit si Amo. Mamaya baka hindi na yung makakain. Mapagalitan ako. Paano, guys? Bye-bye!